Yes po, but it's 2 weeks ago pa. Marami na rin pong hindi tumatanggap ng hospitals, pero nag-waitlist na lang po. And most of the patients po, na yung hindi naman po severe talaga, naka-home care po. And we provide. Sometimes po, kabayan, yung mismong hospital, like pagkausap namin yung doctor, kinukuha na rin yung numbers, tapos re-registered po, and then sila na mismo yung tumatawag sa mga pasyente. But yung CT po, we provide yung mga oxygen, tapos we monitor them. Okay. So ano ibig sabihin pag home care? Kayo pa rin po ang nagbibigay ng mga kailangan nila? Yes po. Ano, ever since the start naman po, pag positive cases, we give mga home care provisions, tsaka yung mga food packs, ano, pag naka-quarantine and then may positive cases. Tapos yung ang home care po, yung may contact tracers kami, pati contact tracers ngayon kasi, sila na yung nag-check, tapos itatawag po sa amin, tapos imo-monitor namin. And then, kalimitan naman pong kailangan kasi pag home care, na yung sila kailangan i-hospital, yung mga oxygen provisions po, pag, especially pag bumaba yung O2 shot nila. So, we send mga oxygen po. But most of the time, kapag ganun talaga, we try to refer them to hospitals. And yung hospitals naman po, kasi yung mga bed capacity na puno na, di ba? Pero minsan, most of the time din, sa emergency rooms nila, doon na sila set up. May mga naka-intubate na nga rin po sa emergency rooms eh. Kasi kanilitan, ICU beds po talagang punuan. And then yung rooms, regular rooms na pwede silang i-admit, ay may mga tao na rin. Pero, kaya nga, minsan pag-waiting pa lang, tapos nag-aantay na doon sa ER pa lang, may ano na po. Inaano na rin, ginagamot na rin ng mga ospital. Mayor, pinag-uusapan ho kasi ngayon ng ilang grupo ng mga doktor na parang humingi ng time out at ng ilang mga healthcare workers din po. Kanilang sinasabi na pagod na sila, sobrang oras na kanilang ginugugol sa mga ospital. Diyan ho ba sa Santa Rosa, Laguna, ay ganun din ang problema? Yung sa mga ospital naman po, wala lang pong ganun sinasabi yung mga doctors sa amin, even yung sa community hospital namin. Ang ngayon lang po is, ang naging concern namin dito is, yung mga medtech po, meron kami mga COVID lab, diba? RT-PCR, expert lab. Like doon po, may 4 ako na medtech positive na. So, ang gagawin po namin is from today up to Monday, hindi muna magtatanggap ng samples. Even DOH kasi regional po, nag-re-route din sa amin ng mga samples. So, yun, ganun po siguro, hindi muna tatanggap ng samples. Pero yung on the time out po, wala naman pong... Wala hong daing sa inyo ang mga healthcare workers, doctors and nurses? Meron naman po. Yun naman po, ever since ang daing, di ba? We can always add bed capacity pero yung personal po, kasi nga, nagkakasakit din. So, yung limitation, talagang ng kabayan, ang limitation sa pagtanggap ng ng pasyente, it's more doon sa dahil walang mag-treat sa kanila kung sobrang dami. Kasi di ba per bed po, merong naka-assign talaga dyan dapat. Even in our community hospital, yun po nagiging problema. Kung space lang, even before, kung space lang talaga, we can always add, even sa community hospital po. Nag-dibay kami ng mga tents where we can treat one triage, where we can treat muna yung naka-triage. Pero yun nga lang po, ang problema is yung personnel. So, ibig sabihin po nun, talagang yung tao ang kinakapos kasi nga nagkakasakit din. And kasi, and we have 14 days kalimitan na kapag sa isang group. Sa case namin, dati 14, ngayon 7 days na lang na parang ina-isolate na namin. Parang yung isang group, tapos we test them, tapos another group. Ganun sa community hospital. And I think, ganun din dun sa kaya natukulang po rin. We make sure kasi na talagang negative din naman yung mga health workers. Ang kaso nga, nagkakaroon ng positive and mas marami ngayon. Mas marami yung positive na mga nurses at positive and doctors. Kaya po, nagkukulang yung mga tao. It's a similar case po. Sa lahat naman, I think na talagang nadalagdagan po
yung mas na-expose na yun at nagiging nagkakaroon ng infection. Mayor, good morning. Uh-oh. Joyce Balancio po. Yes, ma'am Joyce. Yes, pa. Good morning. Apo. Paano po natin pinipili sino po yung qualified na home care na lang po ang ibibigay natin na service sa kanila? Like for example, lahat po ba ng bagong cases natin, automatic home care na po dahil sabi nyo po punuan yung mga ospital or pinipili nyo lang po kung sino po yung qualified for home care? Ay, hindi po. Ms. Joyce, kapag po talagang kailangan, pag yung sumawag, we try to look for hospitals for them. Pero habang nag-aantay po, sino-home care sila kung hindi pa maipasok. Ang maganda lang dito minsan is talaga naman po pinipilit mo hospital kasi walang room. Kasi nung sige mayor, after pinakamatagal, actually may mga 1 week na nga ako na nag-aantay. Although yun, kasi po parang nasa ER pa din, like ng community hospital namin. Hindi naman siya tertiary, diba? Ililipat po sa ano. Kailangan ilipat. Pero inaayos mo na doon sa ano, nag-aantay. May minomonitor, yung case na rin sa community. But not the treatment sa kinakailangan talaga. Kasi kailangan ICU. Pag sa home care po, we try to do home care kapag sa wala pang hospital. So hindi po siya pinipili. Talagang kailangan i-home care muna dahil wala pang malilipatan. Opo. Ang nakikita naman po namin na possible danger naman sa home care, baka po mas dumami po yung cases, for example, kasi baka naman yung mga family members nitong isang COVID positive, mahawaan kagad kapag home care po. Kapag naman po in-home care talaga kasi, is naka-ano na po yun, quarantine system, like what we did before. No? May protocol sa po yung family doon. Ang ano, hindi naman namin kasi mapilit makuha, diba? Kasi nga po, wala pong paglilipatan. Yun po, kaya we choose to home care them. Yung initial treatment po ba, monitoring. Kasi kasi naman, di ba, hindi namin isi-check, di ba? Yun po ang ibig sabihin ng home care para sa amin. Mm-hmm. At meron po tayong sapat na... Para malapatan ng lunas bago malipat. But as much as possible, talagang nakalingin po yun sa mga ospital. Ngayon po ba sapat naman po yung healthcare workers ninyo para mag-monitor nitong mga residente natin na naka-home care? Hindi nga po. Kaya ang ginagawa namin, pinipilit namin. Sabi ko nga yung contact tracers na. Tapos yung talagang sinakailangan ay nire-refer sa amin. Like, kasi hindi na makahinga or mababang ang saturation ng oxygen. Then, yung resi namin pupunta or we refer them to the ano. Tulungan na po ang barangay, Ms. Joyce, no? Initially, dapat talagang break, di ba? Ang nagtitingin doon. Pero tulungan na po talaga. So, sabi ko nga sa mga barangay, i-refer ka agad sa amin kapag kinakailangan home care. I'm very sure, no? Na hindi naman namin lahat na sa gagawa ng home care kapag tanga sa bahay. But we try our best and to try our best na hanapan. So, tulong-tulong din, barangay, yung city health offices namin, kami lahat, nagtutulungan, maihanap ng hospital, and the family also. Mm-hmm. So, yung home care po, it's not because we choose to home care them, but we try to take care of them, even before po ma-hospital, dahil wala nga pong malipat ng hospital. Mm-hmm. Mga schools daw po dyan sa inyo pong syudad ay ginagamit na daw po bilang isolation facilities. Tama po ba ito, Mayor? Yes, dalawa lang po. Bagay, ang talagang, ang isa lang po, ang isolation na ginamit ng city, na ginawa namin last year, is an old Catholic school. Kasi nga, last year, wala akong makuha na pwede. Dila gusto kong pumayag. Last year, kasi hindi iba pa yung, di ba, not as open yung mga commercial owners. I was trying to look for motels to magawing isolation siya. So, yung nakita ko po, is an old big Catholic school. So, sinirent namin ngayon dun sa diocese. So, sinonvert po siya na isolation, na hospital setup po. It's actually, medyo comfortable. Hospital setup siya. Merong X-ray room. Parang hospital po. Parang private hospital siya. So, yun po ang ginagamit namin, isolation. And then, meron din po akong isang building, matalas big, 20 beds lang, sa Santa Rosa Community Hospital. Yun po ang quarantine and COVID beds na ginagamit, isolation ng Santa Rosa po. And then, yun nga, partnership with the private hospital. Yung home care po, Mayor, ito ang paraan ninyo, sa halip na maghintay kung saan-saan ang mga pasyente, sa bahay na lang nila habang hinahanapan nyo ng ospital, ano po?
Pero saan ho kayo naghahanap ng ospital? Meron naman kami, ano, lahat naman po yung may one hospital command, di ba? And yung CHO po po, at saka yung mga hospitals din. Pero ako, personally po, sa first visit, sa mostly sa ano po, ang kausap po parati is Palimed and PNC, and then may mga hospitals po in Sabuyaw and Binyan that we use as well. No, pero may one hospital to mind po. So, ang mga hospital naman natin, diba, we make use of that. Pero sabi ko nga, mas okay kung meron kaming sarili mismo. Pag-uusapan na namin kasi nga, nababasin ng private hospitals, parang yung talagang everyday naghahanap kami yung group ko ng hospital na yung parang isa-isa ko sinecheck yung hospital. So, parang we will set up our own naman na one hospital na siguro may isang system, sabi ko, na connected kami lahat. And then, pagpasok ko ng name, and yung case, kasi may data yan eh, na kapag tapo tumawag, may data na yan, ano, kung ilang taon, kung anong sitwasyon, para alam ka agad ng hospital, itong kailangan, ICU ba to, o ganito to, no? O kailangan merong neonatal, kasi buntis, ganon. We will try to do that, na isang pasok na lang ng name, lahat ng hospital, mag-check, mag-aalaman, parang ganon, nakukuha, and then sabihin, oh, mayor, meron dito, or doc, meron dito, yung health officer to. But we lahat naman po, halos, lahat ng city, di ba, sabay may one hospital, na we connect dun sa DOH, one hospital command. So hanggang ano yun, ibang lugar po, okay, nakakapaghanap kami. Oho. So ilan ho ang mga kaso ngayon sa Santa Rosa, Laguna? Ang sinasabi ko ay kayo ang pinakamataas sa probinsya ng Laguna. Ngayon po ba? Okay. Ang active case po namin as of yesterday is 934. That's 9% of the population. Tapos 18% recovered. Tapos 2% yung disease namin. Ano? Mataas sa bayan, there are things but mataas. Dahil we also have ano, mataas na testing capacity and contact tracing. Kaya parang mo kasi we have our own lab. Tapos we make sure na as much as possible, we test yung mga ano, close contact. So if you see our data, so isang family po may mga close contact. Tapos we make sure na natatest din yung mga close contact sila. And yung testing capacity talaga, even ng each household sa Santa Rosa naman, kasi talaga nagpapatest po. And naturally, it will go up. Mayor, maraming salamat po. Good morning. Ingat po. Yes pa. Thank you pa. Good morning. Si Mayor Arlene Arcillas ng Santa Rosa, Laguna.